Magandang araw mga guys. Ito yung tatakpan natin na tattoo. Nag-keloid siya kaya medyo mahirap talaga tong takpan. Marami na kaming design na napili dati pa pero hindi niya nagustuhan kaya naganap ulit kami ng bagong design natin. Ito yung napili niyang design, eagle. Kasi yung iba masyadong dark yung napili namin kasi gusto ko nga matakpan talaga yung tattoo niya. Kasi hindi niya naman alam kung paano yung gagawin talaga dito. Pero sa design, syempre, lifetime na, dapat mapagplanuhan talagang mabuti. Kaya yun, ito, nagustuhan niya naman. Kaya ito na yung tinuloy namin. So, ito guys, hindi masusunod yung kulay ng nasa design na yon. Kasi syempre, cover up nga to. So, gagawa tayo ng style na mga dark para matakpan talaga yung tattoo niya na nag-keloid at hindi raw mabasa kaya takpan na lang daw. So, pagka nagko-cover up pala kayo guys, gaya ng sinabi ko, umanap kayo ng design na solid na black, wag yung light color pagka ganitong keloid yung ko-cover up niyo na tattoo. Kasi pagka light yung napili nyo, pwede lang yon sa mga light na tattoo, yung mga kupas na kupas na talaga siya. Pagka ganito kasi solid black yung ginamit dito tapos nag-keloid pa siya, kaya dapat solid yung itakip natin. Huwag po kayo masyadong mabilib dun sa mga nakapost online na cover up na light color. Kasi iba-iba yung yung tattoo nyo. Meron keloid tulad nito, merong solid black, tapos ginawang light, tapos pagkagaling nun, gumulo na yung itsura. Mga ganun, di ba guys? Kasi ako, sa experience ko, marami na ako na-cover up, tapos may mga issue talaga na bumabalik nga yung dati nilang tattoo. Pero guys, may na-cover up din naman ako na ang ganda-ganda. Pero yung sitwasyon kasi magkaiba. Light kasi yung magandang na cover up ko, tapos yung bumalik yung mga dark. So ganun talaga yung nagiging problema pagka cover up. Kaya pagka nag cover up kayo, make sure nyo na sa dark tatama yung dati nyang tattoo para mawala na talaga. So dito sa issue na to, nakita naman ng client natin na tumama dun sa mukha ng eagle yung lining na yan. So, sinabi ko na sa kanya, pwedeng bumalik. Sabi niya, okay lang. Wala naman daw siyang problema. Gusto niya lang talaga matakpan na yung iba. Tapos, yung makita naman daw yung pagka-agilan yan, pagka nagawa na. So, tinuloy ko na lang. Basta guys, tandaan niyo yung sinabi ko. Huwag niyong kalimutan na i-remind yung kliyente natin na pwedeng bumalik nga yung tattoo nila. Kasi mas okay na maging honest tayo kaysa manloko tayo, 'di ba? Hindi naman kasi pwedeng yung client yung magsi-search lang. Dapat tayo rin kasi tayo yung nakakaalam ng trabaho natin. Sabihin natin sa kanila na magkaka-problema po ito pagka gumaling, pagka tinuloy natin yung gusto nyo na light na kulay. Kasi ma'am, dark po yung tattoo nyo. Sir, ganito yung tattoo nyo. Ganun. Wala namang masama dun . At least, hindi kayo nagkaroon ng problema, di ba? So, nasa kanila na yun kung ipapatuloy nila. At least kayo, naging honest kayo. Di ba? So, mas okay na yung ganun. So, dito guys, pasensya na. Hindi ko na video yung sa mukha ng agila. Pero ayan na. Trinay ko na yung best ko na matakpan. Pero mamaya puputian pa natin yan para medyo mawala-wala na talaga ng konti yung mga dati niyang tattoo dyan. Yan yung sinasabi ko na pagka nilagyan ng light yan, kala mo wala diba sa umpisa. Pero babalik yan guys. Tanggapin na natin yun. Huwag na tayong magmalaki na mawawala yan. Kasi tumama na siya dun sa light . Pero gaya nga na sinabi ko, niremind ko naman si client na babalik. So, naintindihan niya naman. Ayan.
So yung ginamit ko pala ditong needle, Emalia cartridge needle. Tapos ang ginamit kong needle size ay 5RL, 14RS, tapos 7cm at saka 15cm. Yung mga cm guys, kapares lang yun ng RM. Kaya huwag kayo masyadong malito. So, yung volts ko ay 6 volts yan. Hindi ako nagtaas kasi medyo madali lang papasukin yung tinta. Yan. Hindi rin naman kasi ako dito naglinya. Pero pagka naglilinya ako, 6 volts lang talaga. Minsan naging 6.5 ako. Pagka nag-shading. Pero iba-iba guys, iba-iba. Hindi pare-parehas. So, yung mga artist, ganun din naman. Magkakaiba din naman kami ng volts na ginagamit. Pero nandoon kami sa bandang 6 to 8. Doon lang sa tatlo siguro yun eh. Kasi yung iba, nakikita ko na rin na matataas yung volts nila. Pero ako kasi hindi ko kaya i-handle yung ganun kalakas. Kaya dito lang tayo sa 6 volts. Or 6.5 yan. Minsan nagsi-7 ako pero parang na-overwork na sa akin yung balat. Kaya hindi ko na inulit yun. So dito guys, ayan. Gumamit ako dyan ng 15cm. Mabilis-bilis siyang papasukin. Tapos yung nakita nyong parang kulay puti na ink, yun yung tinimpla natin na advance black and gray. Ayan. So dito, gumamit ako ng advance kasi para matakpan lang yung mga yung mga lumabas na tattoo niya. Yan, yung nasa mukha ng agila. Pero hindi naman na siya masyadong visible. Pasensya na lang talaga kayo, hindi ko na videohan lahat. Kasi nahirapan niya ako mag-video diyan. At alam niyo naman, mas mahirap mag-tattoo sa dibdib, guys, 'di ba? Kaya ayun. Consider niyo na lang 'yun. Pasensya na. So, ayan. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng nanood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Tandaan nyo yung mga sinabi ko kasi importante yun. Sa pagko-cover up, lagi nyong aralin yung dark to light na cover up. Kasi yung mga light na tattoo, pwede talaga yun i-cover up. Pero itong mga dark, medyo mahirap talaga siya. Pero basta itapat nyo lang sa dark yung dati nyong tattoo, okay na okay yan. So, ayun mga guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi marami pa po akong i-upload ng mga tattoo videos, tattoo tutorial at marami pang iba. So, ito na yung ginawa natin guys, ayan. So, ito yung dati niyang tattoo, ayan o, diba? So, hindi na siya makita masyado. May babalik banda dun sa mukha pero nagustuhan naman ng client natin yung ginawa natin. So, kung gusto nyo magpagawa ng ganito guys, message lang po kayo dito sa Facebook page ko na nasa screen. Ayan. So, ayun mga guys. Dito na muna ako. Sa susunod ulit. Bye!